So yun na nga po no. Noong November 2 nag 1k subs na po tayo. Kaya salamat po muli. Yung last na pasasalamat ko, 500 subs po tayo. Ngayon, 1k subs na po tayo. Kaya mga katods, marami pong salamat sa inyo. Sa ngayon, pag-usapan natin yung feelings ko. Masaya. Hindi maipaliwanag yung saya. Basta masaya. Na ganun nga ho, simple lang maging masaya si Jesscab Channel. Na hindi ko akalain na makaka 1K din talaga. Although ang tagal, ano po, mag-apat na taon na. Sa February, 4 taon na ako nagbablog. Pero ngayong buwan na to, November, nakuha na po natin yung 1K subs. Kaya muli, salamat. At bilang pa salamat sa inyo, may 11 po akong tatalakayin. Yun nga, unahin natin yung number 1. Feelings ko sa ngayon, parang normal naman na syempre sa isipan ko naman talaga na marireach naman natin yung 1K bagamat matagal nga lang talaga. At naunawaan ko naman yun dahil alam nyo naman, hindi naman tayo sikat na tulad ng mga artista, saka unang-una si Jesscab Channel kasi kaya matagal naka 1K subs dahil alam nyo naman, masyadong plat mag-vlog. Di po ba? Kumbaga sa oscilloscope, hindi gumaganon. Talaga ganyan lang po ako mag-vlog. Plat na plat. Kaya nga, binansagan ako ni... shoutout nga pala kay Joe RPG ng Team Pacquiao na monotone vlogger si Jesscab Channel. Salamat po sa iyo, mentor Joe RPG. Isa sa mga judges ng Vlog It and Win It ng panahon, sumasali pa po ako. At lubos-lubosin ko na rin po, no? Salamat po uli kay Mentor Chingitan. Kundi dahil talaga kay Mentor Chingitan, wala ako ngayon sa SockMed. Siya po talaga yung isa sa pangunahing naging mentor ko sa YouTube. Muli, salamat to, Mentor Chingitan. Tapos isusunod ko na ho dyan si Mentor Jeff ng Tall Jeffoy Channel sa pagtuturo sa akin ng pag-e-edit. Kaya nakakapag-edit na. Dati ho talaga, hindi talaga ako marunong mag-edit. Nang dahil kay Tall Jeffoy Channel na makilala ko, natuto po kong mag-edit ng mga basic. Sa pagbablog ko naman talaga, hindi ho talagang kahit sobrang lupit mag-vlog. Ngayon kung abilidad mo talagang sobrang lupit ka mag-vlog, edi okay na okay ho yun. Kaya lang, importante ho talaga sa pagbablog yung laman ng mga ginagawa nating content. Bilang isang social media content creator, SockMed. Ikatlo kong pasalamatan si Sir Dom AC, na number 1 na sabihin nating fans ng Jesscab Channel na taga Phoenix, Arizona, USA. Na tuwing mag-upload po ako, hindi talaga nawawala yung comment niya sa mga vlog ng channel natin mula nang mag-subscribe siya sa channel natin. Kaya, Sir Dom AC, saludo po talaga ako sa iyo sa pagsuporta sa channel natin ito. Nakakatabaho ng puso na ikaw yung pangunahing dahilan kung bakit umuusad yung channel na ito. Dahil sa mga comment mo, nakakapagpataba talaga ng puso. Hindi man talaga tayo nagkikita ng panang personal o kaya kahit sa social media dahil alam nyo na si Sir Dom AC kung bibisitahin niyo yung channel niya, paligid lang ho talaga ang pinapakita niya. Trend, jets, at mga antics. Mga kotse, something, gano'n. Gano'n lang ho siya mag-vlog. Pero ang laki ho na ho ng subscriber niya. 10K na ho siya, 10.5K subscriber. Kaya, Sir Dom AC, congratulations, 10.5K subs ka na. Salamat sa'yo. At susunod ko nga palang pasalamatan si Joy Reyes ng NDM Toda na patuloy na nanonood ng mga vlogs natin. Sama mo pa niya si Arto Alabado na laging nagsasabi sa pilahan na, Kuya Jesse, bago ka na namang upload. Salamat sa inyong dalawa. Lalong-lalo na, hindi ko makakalimutan, Boss Bri Project. Nagbigay sa akin ng mga intro at outro. Hanggang ngayon, ginagamit ko talaga. Kaya mula sa iyo, Boss Bri Project, salamat po. Huli kong pasasalamatan, si Roland TV, na nagme-mentor sa akin ngayon sa pilahan. Kung paano ang gagawin ko sa channel natin. Upang makuha na yung watch hours. Malaki pa ho yung kulang ng watchers natin ngayon. Kung manonood kayo,
siguro tulong nyo na lang sa channel natin. Natapusin nyo po yung mga vlog kasi nag-ahabol na po tayo ng watch hours. Ang laki ho tumipak na YouTube. Tumitipak siya sa akin ng batay sa aking pag-aaral. 6 na oras, mahigit ang tinitipak niya kapag wala masyadong nanonood sa channel natin. Kaya, kung halimbawa, itong upload ko na to na bago kong i-upload, pakitapos niya naman po. Ilaw ako para mahabulan natin yung watch hours. Para kumbaga, pagpasok ko ng taon, o kaya bago matapos ang taon, sana naman makuha na natin yung 4,000 watch hours ng channel natin. Kaya sa mga tutulong, bahala na po sa God sa inyo. Muli po, salamat, salamat. Ayun po yung number one. Yung number two, mahirap po talagang, wala po talagang madali. Mahirap po talaga. Halimbawa, 1K subs, 4,000 watch hours. Sa kagaya ko ni Jesscam Channel, napakahirap po talaga. Pero ganun pa man, inaantay ko naman po talaga na makuha lang talaga nang naaayon sa tamang panahon. Pero ngayon pa lang, masaya na po ako kasi may 1,000 na ngayon, dating 1,000 na ngayon, at mahigit na. Kung isasend ko na lang yung channel natin, ang updated niya nakita ko kanina ay 1,031 subs lang po. Ganun na po, hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung mga nagsasubscribe sa channel natin. Kaya, ayun, sa Jesscam Channel talaga, nakabubulol, ano, bulol. Hindi naman talaga magaling. Pero, salamat po sa mga nagsubs sa channel natin. Nakakataba ko talaga ng puso. At, yung ikatlo kong tatalakayin, may mga hadlang. Hadlang, parang ganito yan. Pag nagmamanayo kami ng single, may mga hadlang, ano yan, mga tumatawid na aso, mga lubak, mga bigla na lang pumapasok ng mga sasakyan na walang pakundangan sa ibang motorista. Ganun talaga, talagang may balaki. Ganun din sa pag-YouTube. Talagang may mga hadlang. Kagaya niya, naghahabol ako ng oras, pero hirap po talagang makuha. Yung 1K nga, akala ko noon, hindi ko makukuha. Ngayon, oras naman ang hinahabol ko, yung watch hours, 4,000 watch hours. Kulang na lang po tayo ng 1,230 na watch hours. Yun po, na lang, no? Pero ang hirap po kunin pala, no? Parang 1K, ang hirap. Kaya, kumbaga, pinagpapasadyos ko na lamang din, no? Inanday ko na lang yung bigay ng Panginoon na makuha ko rin on natin yung 4,000 watch hours na yan. Yung ikaabat, sa pag-YouTube, dapat kalkulado, calculated po natin yung dapat nating gawin. Kagaya nyan, pagka ganito, yung pinaka-schedule ko talaga ay ganito pong oras, 10:30 o 12, ganyan po ako nag-YouTube. Calculated ko talaga yung time, kumbaga naka-time management ko ako, na pagdating ng 10:30 to 11 o to 12 hanggang midnight, doon ako nag-YouTube. Ngayon, halimbawa, kagaya na to, nagbablog ako ng 10:35, vlog na to, baka singitan ko na rin ng editing. Ngayon, kung hindi ko man magawa yung editing ngayon, baka bukas na lamang po. Ganun po. Ganun po ako nagsiset up na para 12, tulog na po ako. Yung ikalima, lumabas po tayo sa luma nating ginagalawan o yung dati nating ginagalawan. Parang kami, na mga katoda ko ngayon, naglo-long ride kasi nagsawa na ho talaga kami sa damong maliit, Novaliches na takbuhan na hatid ng pasayero ng bayan, hatid ng pasayero ng Damumali. Kaya naglo-long ride po kami. Kagaya nga, nasama na nila ako sa Tagaytay, Dingalan Aurora, at sa Baler Aurora. Nung una, nakakatakot, pero nung Dingalan at Baler Aurora, nawala na ko yung takot ko. So, ganun din sa pag-YouTube. Nung una, natatakot din ako, nahihiya. Isipin mo, camera lang na ganito, nahihiya pa ako sa sarili ko. Kaya nung tumatakbo ng single ngayon, parang normal na lang ngayon yung mga takbuhan namin ngayon nung nakakatatlong sama na po ako sa kanila. Kasi bukod sa tatlong sama ko sa kanila, iba pa yung mga takbo ko mag-isa na nakikita nyo naman sa mga matagal lang nakasubscribe sa akin. Kaya para sa akin siguro
huwag tayong maging outdated sa mga nangyayari sa ngayon. Kailangan maging updated tayo. Bilso magbago ng mga paligid. Kaya kailangan, magiging updated na po tayo. Kumbaga, kung nagbablog sila, dapat, ikaw na nanonood, hindi ka man natiling audience lang. Dapat, dumating yung panahon na mag-vlog ka na rin. Depende na lang sa'yo kung saan, ano papasukin mo. Kung YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, at marami pang ala iba sa SOCMED na ginagalawan ngayon ng karamihan kagaya namin. Sana, makasama ka na rin namin sa SOCMED. Ika-anim, be guided by winners. Sa social media po, o kaya kung ano mang ginagalawan nyo, dapat ang gumagabay sa inyo, mga panalong tao, mga winners, mga champions, kumbaga. O kaya matagal na dun sa larangan na gusto nyong galawan. Kaya siguro para sa akin na isang player ng chess, ang gusto ko talagang kalaban lagi sa chess ay yung mga magagaling. Bakit? Kasi pag hindi yung magaling ang nakakalaban natin, ano matututunan natin doon? Diba? Hindi kagaya pag magagaling ang kalaban natin, natututo tayo ng malulupit na tira. Ganon din sa social media. Kung gusto nyo pasukin ng social media, dumikit na rin ho kayo o kaya manood na kayo ng mga magagaling sa YouTube. O kaya anumang platform na gusto nyo pasukin. Kumbaga, hindi mahalaga kung pangit ang una mong upload. Ang mahalaga ay nag-a-upload ka. Para in the long run, makapag-adjust ka. Ganun po yun. Ako nung una, kung bibisitahin yung lumang channel ko, wala, ang gugulo. Walang editing, madilim, something na ganun. Pero in the long run, nakakapag-adjust naman ho tayo. Matututo tayo ng pakonti-konting adjustment. Ang pakonti-konting adjustment, kada araw, sa loob ng isang taon, 365 na adjustment po yun. Ibig sabihin, ganun yung mga natutunan mo, 365 na kaalaman sa loob ng isang taon. Malaking bagay po yun. Eh kung kagaya ko, mag-aapat na taon, ilang 365 na po, times 4 na po ako sakasakali, ang natutunan ko adjustment sa pag-YouTube. Hindi man nung magaling, at least hindi na ako takot kumarap sa inyo, sa lente na to. At yung ikapito, sa pag-YouTube siguro, nung una ako nag-YouTube, gusto nila yung gusto ko, gusto nila ang gawin ko. Pero kung mag-YouTube kayo, dapat yung kayo, hindi sila. Parang ako, di ba? Kahit naman nagkakandubulol akong ganito, hindi perfect ang editing, kalbo, at marami pang nasasabi sila, masyado akong plot. Ako ho ito eh, hindi kayo. Kaya kung papasukin nyo ang YouTube, ikaw, yung ikaw, hindi yung sila. Dag ko pa, no? May dalawa pa ako yung dadagdag. Kung mag-YouTube ka, hindi para sa pera. Isipin nyo na lang ako, mag-aapat na taon na nag-YouTube. Kung para sa pera ko ito ginagawa, malamang wala na ako ngayon sa social media o sa SOCMED na to. Kaya kung papasukin nyo ang YouTube, wag puro pera. Ang hirap kumita sa YouTube, ang hirap kumita sa Facebook. Pag puro pera ang pumasok sa utak nyo, hindi kayo tatagal sa larangan ng SOCMED. Yung ikatlong dadagdag ko rito sa pag-YouTube, para sa akin, no, gumagawa talaga ako ng time capsule ni Just Cab Channel. Minsan, pag minanonood ng pamilya ko yung mga vlog ko, family vlog, travel vlog, tuwan-tuwa sila eh. Diba? Ano yung pangatlo? Legacy. Yung pinaka-time capsule na gagawin natin. Diba? Makapag-iwan tayo ng legacy sa mga kapaligiran o kaya sa mahal natin sa buhay. Minsan kasi talaga ako, kaya ako pinasok yung YouTube para maging modern diaries. Dati kasi may diary naman talaga ako. Mahilig kasi ako magsulat sa notebook, kaya lang nawala. Kaya nung natutunan ko yung nakita ko YouTube at natutunan ko, kaya nagpasok na ako rito ng mga documents ng buhay ni Jess. Kaya kayo, kung gusto nyo magkaroon ng bagong diary, pasukin nyo ang social media. O kaya itong YouTube platform. Maganda magpasok ng mga time capsule memories sa YouTube. Ikaw, 8.
Para sa akin, huwag tayo magpahila pababa sa mga tao negatibo. Dapat ang sinasamahan nating mga tao yung positibo na inahatak tayo pataas. Kasi pag inahatak tayo pababa, wala tayong patutungan doon. Kailangan na dinidikitan natin mga tao yung mga parehas nating mag-isip. Na, kumbaga, may gusto sa YouTube. Magtagal sa YouTube. Mahalin ang YouTube. Mahalin ang social media. Ako kasi, sa makakapanood na ito, nasa neutral point lang po ako ng pag-YouTube eh. Kahit na nag-aaway minsan yung iba't ibang content creator, ako nasa gitna lang po. Para sa akin kasi, di ba nung pinasok naman natin yung YouTube gusto natin mag-YouTube. Pero kung nag-aaway-aaway po tayo dito sa social media, ipapataasan tayo ng ito. Hindi po ako sang-ayon doon. Dapat sumama tayo sa mga umahatak sa ating pataas. Maraming mga mentor sa YouTube na talagang hinahatak naman tayo pataas. Yun po ang samahan natin. At tinuturuan tayong lumago. At idagdag ko na rin po, para tayo lumago, huwag nating hatakin yung mismong sarili natin. Pabot. Kailangan sarili natin. Iangat na. Kung ang ibang tao, dinadown tayo. Dapat tayo mismo, iangat natin yung sarili natin. Kasi wala namang ibang magdidisiplina sa atin kundi tayo mismo sa ating sarili. Kasi kahit sabihan tayo ng mga mentor natin kundi natin pakikinggan, mapasok dito, ilalabas lang natin dito useless lang. Pero kung sabihin natin tayo na mismo dumidisiplina sa atin, sarili, pinapalo natin sarili natin, oy, mali na yung ginagawa mo, oy, okay yan, tama yung ginagawa mo. Kumbaga, kinukuha mo yung goals mo nang naayon sa gusto mo, di ba, hindi gusto ng iba. Tapos yung time, ay mamanage mo yung time para gawing busy yung buhay mo. Kasi pag busy ka sa sarili mong buhay, hindi mo na pakikialaman o kaya hindi nyo na pag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Puro sa pag-grow na lang ng goals mo. Mangyayari lamang yon kung meron kang tamang komunikasyon. Kanino? Sa mga taong positibo. Sa mga mentors na updated sa social media na nagtuturo kung paano magpalago ng mga channels natin. O kaya ng buhay natin. Siguro sa Just Come Channel, nagsawa na lang talaga sa concert, nagsawa na lang sa comedy. Kaya naging ganito. Sa pagiging hip-hop ko noon, pakista noon. Diba? Kaya ito. Pero masaya ako at na-experience ko naman yung mga ganung bagay. Para kahit anong pinanonood ko sa social media o kaya nakikita sa paligid, nakaka-relate po ako dahil ang dami ko naon. Halos lahat naman ng yan, napagdaanan ko na. Kaya sa hindi inaasahan, biglang napasok si Jesscam Janet sa SoftMed. Yung ikasampu, pag-usapan natin yung change. Sabi nga ng mga mentors, if you don't change, nothing will change. Diba? Kaya pag hindi natin binago yung sarili natin, na tayo mismo ang dapat magbabago, o kontrol sa sarili natin, walang magbabago. Mananatili ka sa kung ano ka ngayon. At sa patuloy na pagra-rides namin, ang dami ko nakita ang mga pagbabago. Yun na lang, yung ayon nga sa kwento, yung mga dating bundok, naging kalsada, yung mga dating maliliit na gusali, ngayon buildings na, dating maliliit na bahay, ngayon groceries na. Diba? Kailangan makasabay po tayo sa pagbabago. Pag hindi po tayo nakasabay sa pagbabago, ano mangyayari? May iwan po tayo. Kumbaga kung ang mga ka-rider natin tumatakbo ng 98, dapat tumatakbo rin tayo ng 98 km per hour. Ganun po. Yun yung isa sa natututunan ko sa pag-motovlog. At kung sumisingit sila, dapat matutunan mo rin sumingit. Dahil kung hindi, may iwanan ka po nila na tumatakbo ng 125 lang ako yung takbo ulit. Tapos ikaw ni 98, hindi ka makatakbo. Iwan na iwan ka po nun. Baka tagal na nilang nag-aantay sa intersection, ikaw wala pa. Kaya, kumbaga, kung ano yung natututunan ng ibang tao, dapat matutunan din po natin. Kung hindi man po lahat, at least
makausad tayo ng paisa-isa kada araw. Dagdag ko na lamang dito, dito sa number 10, no? Sa Nova lang, sa binabiyahihan namin, may tumatayo na talagang malaking gusali ngayon doon sa bigilid ng pilahan namin. Mismong sa Nova Wrapper. At yung sa ako pa rin noon ng Nova Wrapper, yung bago mag Metrobank, may tumatayo naman ng McDonald's. Yung gusaling malaki, ayon sa impormasyon na nakuha namin, Jollibee daw yata yung may akari nun. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nun. Kung Jollibee ba talaga. Pero dati kasi for Jollibee's nasasakyan ang mga pumapasok doon. At yung yero na nakakulay doon ay kulay pula. Symbolized daw ng Jollibee ang may-ari ng buong gusali niya. Panitan kaksyon daw ko yata. Maaring ganun, pero hindi pa naman positive. Muli po, nagpapasalamat ako ulit sa kay Dom AC, ay kay Tuljepoy, kay Joy Reyes, kay Arthur Alabado, kay Boss Bright Project, at kay Roland TV. Salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe, nakasama dyan sa 1,031 subscriber. God bless po sa inyong lahat. At ayon nga sa Biblia, sa mga kawikaan 4 verse 7 na lagi kong binabanggit sa nakaraang dag ko. Ito, sa mga kawikaan 4 verse 7, sa malalim na Tagalog. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Yung binabanggit ko madalas sa ano, yung mababaw na Tagalog. Yun nga, sa kawikaan 4 verse 7, kunin mo ang karunungan. Ito'y piliting mo mata mo, gaano man, ito kamahal. Ayun, binasa natin ang lalim ng Tagalog. Kasi lumang tipan po ito. Kaya napakalalim ng Tagalog. Diba? Isipin nyo yung karunungan, no? Kunin talaga natin, kahit gaano man, ito kamahal. Kasama na yan, dyan, yung gaano man ito kahirap. Kaya sa mga nakasubscribe sa JessCab channel, salamat po.